stands and execute for the carry, pero nakumukha mag-invade ata ngayon ng NXP Predator Salty, ha? Tingnan niya natin kung nakuha ba or invade na kung pero doon sa may top lane. Ang init! Ang init agad for the Iphios Esports. Nakita mo na yung pagiging naku, tiga mo, laban ni Lotus tsaka kay James, di ba? Napauwi niya, may lead wanderer din kasi. Tapos pag pumasok pa ng bush yun, madali na lang sa kanya para kumuha ng buhay. And ginagawa ng NXP dito, sinisecure lang nila lahat ng pwedeng isecure. Kasi, kailangan na mag-level 4 agad ni Kaizen. Tapos kailangan niya ng mga buff para nga naman for the energy niya rin. Pero dito sa top lane, si Mimo, tiga mo yung ginagawa kay Virus. At saka talagang kalinyang ng gatot. Gatot ka, tsa. Pero yun, naka-level 4 na nga. Si Hayabusa yung inuna nilang i-funnel. So, mangyayari nito, parang king support muna for the meantime. Level 4 si Kaizen, si Lin. Oo, sige pala. Baliktad pala yung nasabi natin. Ang nagiging offline pala si James. Ayan na nga, mga kaibigan. Si Lotus dito, Tempest of Blades na ilapag na at gagamitin yung apat ng kudradong yan para naman mabigyan ng damage yung isang player dito ng Iphios. Nako po. Nako, medyo iba ata yung pinapakita natin dito. Nice. Ganda pasok. Ganda ng pasok dito kaso medyo makunat pa . Level, medyo malalim yun para sa kanila kung sakali mga papasukin nila na matindi yun. Baka sila pa yung mamatay. Maging turnaround kill pa yun for NXP. Mm-hmm. Pero doon sa may top lane, nakakita natin dito yung carry natin, naka-level 5 na. Same thing as kay Kuya Kizen natin. So, mangyari dito, tamang protect talaga kay carry. Kasi if ever, kayang-kaya nga patayin ng isang yung ating carry. Naka-retribution pala si Lotus, no? So, talagang gusto niyang kumuha ng buff. Pero yung top lane, medyo nakakapalag-palag. Avatar of the Guardian, naibigay ni Mimao. Pero nakatakas lang din naman dito ang isang Alice, Kaizen, and Emar. Mukhang magkakaharap na ba sila? Sinong makakakuha? Nagkakambahan doon. Nabigyan po. Grabe naman yung si Emar. Gusto talaga ni Lotus na kuhanan. Gustong kuhanan ni Lotus dito ng blue buffs. Yan si Ling. Kaya siya may retribution. Kaso hindi niya magawa. Kasi nandun si Yolo. Para nga naman supportahan yung core nila. Pero so you can see her Iphios Esports ni simulan yung turtle. Ayun na! Nakaabang pa nga dito sila paring Mimao. Nabigyan pa si Adji Cutie. Mukhang free hit ba? Tinamahan ng Abyssal Arrow dito si paring Virus. Yolo, nag-flex ng kanyang muscle. Out na lang dito and makakuha pa ang Iphios ng another objective dito. Tuloy-tuloy pa nga. May hirapan nata dito ang NXP Predator Salty, pero marami pang pwedeng mangyari. Huwag lang magkakaroon talaga ng pagkakataon na mapataba yung isang carry natin. Tuwing naman nababantayan rin. Kasi ang daming damage. Tinamahan pa na Abyssal Arrow. Here comes Mimao. Napatay agad si Lancy. Top lane nila, basag pa din. So, dalawang objective na agad yung nakuha nila with the span of 2 minutes. Objectives as diba? Well, pero nako, with the span of 1 minute lang pala kasi yung turtle kakakuha lang tas top lane tas kill na naman tas 3-1 yung score. Nako po, ganda ng ginagawa ni Lotus kanina pa. Siya yung talagang nagbibigay ng Sony knowing na parang gusto niyang ma-steal sana yung buff para sa NXT Salty. Nagiging harang lang talaga si Yolo. Nako, speaking of Yolo dito, tinamaan ng Abyssal Arrow. Nako po, katapusan na nga ata ng tropa, pero bouncing ball na ibigay. Tinamaan din naman si Louie. And here comes Mimao to secure the kill. Pero AGQT pa pala nakakuha dun. Marksman pang nakakuha. Okay lang, hindi naman daw siya nakaano. Tinamaan pa nga ng Abyssal Arrow. Patay ka dyan, yari ka dyan. Pero Tempest of Blades para nga naman makapag-dodge. Pero Avatar of the Guardian na nabigay dito ni paring Mimao. Nakatakas si Kaizen. Muntikan pa dun sa kamay ni RTZ. Actually, si RTZ yung yung maganda yung nagiging galaw dito kanina pa . Ako, ang ganda ng mga connect-connect ng Abyssal Arrow, Ika nga, and then ayun nga. Medyo sa ganitong situation naka-level 9 na si AGQT natin dito. So, pwede na sila. Oh! Vacuum! Nakita mo yung galaw na yon. Pero here comes James. Mukhang mapapatay pa si paring Virus dito. Out lang naman si paring RTZ. AGQT medyo sumasidestep, okay. Sidestep pa dun. Sumasidestep, sidestep. Mga kaibigan, nagugulo yung kung sino yung titirahin niya. Naku po. Grabe, this Iphios Esports. Knowing na 5 minutes game time pa lang, ha. Pero kita mo naman yung objectives na ginagawa ng Iphios Esports dito.
Ang ganda. Well, comment dun kay RTC din. Na talagang lahat ng araw kumukonnect. At ang matindi pa nun, si Kaysen din yung medyo nahuhuli niya. Oo. Tapos nabibigyan na ng space dito yung ano yung marksman. Patingin niya ako ng item ng marksman direct. Yun, salamat. Naka-ano na rin ba dito? Upgraded jungle item, Raptor's Machete. So, feeling ko 50, yung stock niyan, max stocks na yan. Tapos, si Hayabusa dito, kinounter aga dito si ano, ha? Si Tam siya. Ganda, maganda mga item selection nila dito. Pero nako, Iphios Esports. Tingnan natin. Ang pinakamalaki pero sa nila, 4.7K. 4.8 para sa isang hari natin. Tapos, kailangan... Si Ling na 3.6 naman, pero mas malaki yung kalamangan ng marksman. Kapag ganitong situation, malakas na yung loob ng ano, ng Iphios Esports na ma-protect lang kami dito ni na Lotus. Any 3 more, alam namin, free hit na lang to for Arjiquity eh. And knowing naka-antabay din yung RTC. So, okay. Maganda yung ginagawa ng Iolo. Ayun na naman mga kaibigan, maling boost ang kanyang pinasukan, Avatar of the Guardian, na nakap yung dalawa dito pero mukhang mapapatay pa rin si pare nating Iolo. Makakatakas nga ba, pero eto na nga ang sagot, vacuum naman para sa kanya. Si KZ nakaabang lang, pero si Ajikuti free hit sa bandang gilid, nabi sa laro nag-connect kay Lance, pero disengage yung NXP. Tama yung damage doon, Kuya Irv. Sinasaglit na si Hayabusa natin doon, walang nagawa si Hayabusa kundi umuwi na lang. Grabe yung ano, grabe si Kari natin doon. No, inana. Ito pang middle lane, gusto pang kuhanin ulit ng Iphios Esports here. Tinamaan na naman si paring Yolo dito, pero tingnan natin kung makakasakto nga ba. Bouncing ball na ibigay, vacuum din dito, pero pasok lang si paring KZN, mukhang maibibigay. Pero AJQT, free hit sa gilid, kitang-kita mga kaibigan. Eto na nga si paring AJ, tinamaan, double kill para sa kanya. It's a 2-for-1 trade. Para dito sa Iphios. Wala nang nagawa yung ano, yung Hayabusa natin, kundi mamatay na lang talaga. Laki na rin ang kalamangan ng gold lead dito ng Iphios Esports eh. Halos 6k to 7k gold lead. Tapos si Yolo pa yung halos na natamanan na kumukong si Yolo. Yolo! Yolo na naman, ang sumasalo ng damage ng lahat mga kaibigan. Napakagandang vacuum para kay Lance, pero hindi na sapat yun. Tinamaan pa na Abyssal Arrow si ano? Si Lai! Ay! Tinamaan si Kaysen! Wala na yun! Naku po, yung core nila. Natamaan na naman. And dapat ay dito. NXP, anong nangyayari? Tinamaan po yung ano. Kaya po sa grabe si RTC pumana, sir. Naku po. Clutch na clutch. Ang lupit nun, sir. Kakaiba ka. Pag tinamaan ka, talagang may paglalagyan ka. Tapos knowing yung ultimate din ng isang RGQT natin. Ano, sinasaglit na lang niya eh. Atin niya ako item direct. Patingin ako item ni Aji. Oh, Thunderbelt agad. Baka mag-Wind of Nature to si ano, si Aji, para makounter niya agad yung dalawang players dito ng ano ng NXP. Si Hayabusa at si Kaysen. Kasi siya lang naman yung kailangan patayin dito. Pag napatay si Aji, yun na. Kaya nilang pumalag. Ang mangyayari dito kasi sa NXP, aantayin mo yung set ni Kuya Yolo natin. Kaso, nagiging problema, every time na gusto mag-set din ni, or gustong, na gusto mag-set ng Kuya Yolo natin, nakaabang na agad yung Abyssal Arrow ni RTC, which is ang daming best na ganun nangyayari. Naunahan kasi sila sa boost, yun yung talaga yung dahilan kung bakit hindi rin makapag-setup, kasi mas malaki yung vision ngayon ng Iphios, dahil nga, mas nakakuha sila ng objectives or mas nakakuha sila ng turrets dito, kaya mamamaximize ng Iphios yung lahat ng bushes. Hindi sila makaangat eh. Kasi pag-aangat si Yolo, siya yung mag-face check. Kailangan niya i-face check. Pagka pumasok naman siya, nag-flex siya ng katawan niya, talas pinasok niya, pwede ikamatay niya agad yun. Kasi nakita naman natin yung damage sa kanya. Napapauwi talaga siya, di ba? Yes, tama yun, Kuya Herb. Pero nako, dito, yung... Alakas naman po ko. Yan, Wind of Nature na ngayong binil dito ni AJQT. So, magandang item talaga to para sa kanya. Makakounter niyo yung dalawa. So, papalag talaga mga kaibigan na mangyayari dito. Pasok lang naman si Alice. Pero here comes Yolo. Nasal niya yung dalawa. Avatar of the Dyan na ibigay. Fatal Links. Uy, wala palang maibibigay na ganun kasi wala namang Atlas dito. Mga kaibigan, it's a joke time. Pero tingnan natin dito mabibigyan. Si paring MR James mamamatay. Casey naman, cute na lang sa pader. Double kill na si AJQT. Tatlo na yung patay dito. And mukhang katapusan na ata.
Katapusan na ata, hindi pa. Buti na lang, hindi pa. Hindi pa. Ng NXP. Ang Iphios dito, gigil na. Gigil na yung ano, yung Iphios na tapusin to. Kasi, nakita mo naman kung paano si Artisi pumaan. Speaking of pana! Naku po, uy, natamaan lang. Naanuhan lang ng Tori. Nasa lunya lang. Oh, pero patay pa din. Pero nasa lunya lang. Patay pa din. So si Kaysen na lang yung natitira dito. Nagkapit lang. Ang sabi dito ng NXP, may tatlong Tori pa tayong natitira. Kapit lang. Kaya pa natin to. Pero dito ah, hindi pa nakakabasag ang NXP Predator sa Iphios Esports. And buhay na rin ulit yung tatlo sa Iphios. So pwede pang pwede pang makabawi. Or, Naku, si Kaysen naman. Ayun na nga, si Kaysen. Nabigyan na naman dun, mga kaibigan. Si Lena pa ngayon nakapatay, no? Si Lena pa yung nakapatay dito. Ako, Yolo naman nabigyan, no? Yolo, nakapagod ng setup, ha? So, wala nang damage dito. Avatar of the Guardian, naibigay dito. Nanakap lang naman. Si Hayabusa naton, hindi na makakali. Squad Shadow binigay. Tingnan natin kung babalikan niya nga ba. Binalikan pa nga. Pero nandun si Selena. Para makil na naman. Grabe talaga yung performance ni Selena. Tinamakan na naman! Flats yun, sir! Patay na to siguro. Buti na lang, nabuhay ng bagya. Pero vacuum lang naman sagot, Aji. Uma-advance dito. Pero sigurado tatapusin na ng Iphios to. Oo. Oh. Naku, sir. Game number 2. Napunta sa Iphios. Congratulations. Winning against NXP Predator Salty. Mm-hmm. Well, commendable talaga. Lalo na kaya, no? Kay Selena. Lahat ng araw nga, gaya na sabi natin kung Hokonek, hindi nahihirapan yung ating Kuya Yolo kasi ilang beses talaga siyang tinarget ng Selena natin. Oo, medyo nahihirapan lang talaga yung tropa ng NXP dito. And Iphios, maganda ang gising.